Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Kaya pa? Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, kaya ko pa. Bagamat sa amin po sa Quiapo ay ang isang pamamaraan namin ng pagbati, no, kapag nandiyan ang Poong Jesus Nazareno, ay sumisigaw po kami ng Viva Poong Jesus Nazareno. Kaya pwede po bang palakpakan muna natin ang Poong Jesus Nazareno? Bire mo, nakalagpas tayo ng, no, ng isang taon. Nagsimula nung March, ngayon ay nasa ika-siyam o ika-sampung buwan na yung atin pong dinadanas na epekto ng pandemya, na epekto ng COVID. Pero salamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. At habang buhay tayo, laging nandyan yung pagkakataon para mas maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag na huwag natin iisipin na tayo po ay pinaparusahan, tayo po ay pinababayaan ng Diyos dahil may virus o may COVID. Hindi ito kagustuhan ng Diyos at ayaw niya tayong naghihirap. Ayaw niya na tayo po ay nasasaktan dahil yung iba po sa atin ay nawala ng mahal sa buhay sa panahon ng pandemya. Pero nararamdaman niya ang ating kalungkutan, nararamdaman niya ang ating pong paghihinagpis. Kaya nga ngayong taong ito, 2021, wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Dahil lalo tigit, kailangan natin matanggap, kailangan natin marinig yung mensahe na magmumula mismo sa Poong Jesus Nazareno na magpapalakas sa atin na kaya natin to. Kaya nga yung tema natin, no, na pinagninilayan, ang sabi po, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, huwag kang matakot, ha? Pero syempre, nando doon yung pag sinabi, huwag kang yung matakot. No, hindi ibig sabihin ni talagang, ay hindi, hindi ako matatakot, lalabas na lang ako. Hindi ako matatakot. Eh, iba yung hindi tayo natatakot. Dala-dala yung pananampalataya doon sa hindi tayo natatakot at paiiralin natin yung katigasan ng ulo natin. Magkaiba po yun. Hindi tayo natatakot, pero sinasabayan natin ito ng iba yung disiplina, iba yung pag-iingat. Kaya nga, dito po sa inyo, no, dito sa San Jose, dito sa diocese po ninyo, talagang ligtas na. At nawa, no, sa pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno, dito po sa inyong bayan ay talagang pagpaulan ng biyaya, no, pagpaulan ng, no, ng maraming grasya para nang sa ganun ay mas maramdaman ng marami na talagang naririyan ang Diyos. Amen? Sa loob ng siyam na buwan o sampung buwan, maraming naghahanap sa Diyos. Kasi yung literal po, mahalaga kasi sa deboto, no, yung mga nagpupunta sa Quiapo, yung mahawakan, malapitan, yung Nazareno, pero affected ng pandemya, nakatago, no, pero yung mga tao, kahit nakatago ang Nazareno, kahit hindi nakikita, pupunta pa rin ang simbahan para, no, ibulong o isigaw yung kanilang mga panalangin, kahit nakatago. O ibig sabihin, maraming naghahanap sa Diyos. Pero ngayon, pinapaunawa sa atin ang ating pagdiriwang, hindi naman talaga mahirap makita ang Diyos. At kahit kailan, hindi naman talaga nagtago ang Diyos. Ngayon nga, di ba? Siya pa yung lumabas. Hindi nyo na kinakailangan pumunta ng Quiapo. Nandito na. Siya na yung pupunta sa atin para lang iparamdam sa atin at sabihin na huwag kayong matakot.
si Jesus ito. Sa mga debotong naririto, no? Kahit anong pagdedebosyon ang gawin ninyo, wala yung sense of happiness and fulfillment kapag ang tingin mo lang dyan yung imahin na nalulungkot ka. Maraming nalulungkot kasi, ay, ngayong 2021, hindi natin mapapasa ng Nazareno. Eh baka, alam niyo po, baka kasi naiintindihan ng Nazareno, masyado nang mabigat ang pasan natin ngayon. Kaya ayaw niya nang makadagdag pa muna. Ayaw niya nang munang magpapasan. Eh mga deboto, lungkot na lungkot kasi kailangan pasanin ko eh. May pinapasan ka na. Okay na yan. Saka na. Maraming nalulungkot kasi pakiramdam nila ang layo-layo ng Diyos sa atin kasi kailangan hinahawakan, hinahalikan. Eh kailangan lawakan ng pangunawa, hindi pa muna pwede. Hindi mo siya mahahawakan, pero hayaan mo hawakan ng Nazareno ang puso. Kasi meron tayong, no? Meron tayong hamon, no, na dapat gawin. At kayo po na mga naririto na nakakita sa poong Jesus Nazareno ay inahamon na maging liwanag. Marami kayong, at least yung mga kakilala nyo, ka-Facebook friend nyo, ka-Instagram nyo, kayo ang magsisilbing liwanag sa kanila. Kayo nga ang magsasabi sa mga tao pag uwi ninyo, nandun yung Nazareno. Para mabuhayan din sila ng loob. At alam nyo, pag ginawa nyo yan, magkakaroon kayo ng yung kaligayahan na hindi nyo ma-explain. Bakit? Kasi ang sabi sa ikalawang pagbasa, yan ay kaloob ng Diyos sa inyo. Yun na lang biyaya eh. Yung nandito ka na nga lang, may biyaya ka nang natanggap. Pero yung biyaya na yan, ay hindi sinasarili. Yung biyaya na yan, ibinabahagi. May pag-asa tayo, ha? May pag-asa tayo. Andiyan ang Diyos. Eh. Kasama natin ang Diyos. Mula dun sa pagsilang, no? Mula dun sa bilin, mula sa pagiging sanggol, piriin nyo yung lalakbayin din niya. Di ba? Yung lalakbayin niya hanggang pasanin niya yung krus na yan. Ganun yung magiging proseso para lang masabi na sasamahan ko kayo kahit sa paghihirap. Hanggang malampasan natin ito at sama-sama din tayong babangon. At ng lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamahal at grasya na binibigay sa atin. Amen? Nais ko muling ipaalam sa inyo na ang imahen ng poong Nazareno na nasa ating harapan ay nagmula pa po sa simbahan ng Quiapo. At kasama po niyang dumating ay ang parochial vicar o assistant parish priest ng simbahan sa Quiapo, ang namuno sa ating pagdiriwang, si Reverendo Padre Douglas Badong. Palakpakan po natin siya. Tapos sa amen sa Minor Basilica of the Black Nazarene, sa pamumuno po ni Monsignor Ding, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa komunidad at diocese ng San Jose. Dito po sa katedral, kay Father Getty, Father Red, Father Bong at Rev. Eric at sa bumubuo po at mga tumutulong para sa pagdalaw. No? At dahil pinayagan din, nakiusap po kami kung pwedeng madala po dito at pumayag naman po si Bishop. Kaya maraming salamat po dahil malaking tulong po ito sa aming misyon. No? Lalo pa ngayon na kailangan talaga natin ng kakapitan at kailangan natin maiparating yung mensahe ng poong Nazareno na huwag tayong matakot, nandyan si Kristo. Padre Jesús Nazareno, mira samba
ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.